Ating alamin at suriin kung bakit nga ba umaksyon ng Pilipinas laban sa China. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Ang legal na digmaang pampulitika sa Scarborough Shoal ng Pilipinas at China. Ngayong araw, nagpatrolya ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal na itinuturing bilang ika-apat na paglusob ng People's Republic of China or PRC sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mula nang ipasa ng Pilipinas ang dalawang bagong batas. Noong November 8, ipinasa ng Pilipinas ang Archipelagic Sea Lanes Act at ang Maritime Zone Act upang palakasin ang mga paghahabol nito sa dagat. Bilang tugon, nagsagawa ang PRC ng mga aksyong militar at legal daw na pagsalakay. Parehong nakikibahagi ang dalawang bahaging at tinatawag na law, fair, at paggamit ng batas upang makamit ang isang strategiko at militar na layunin. Sa pamamagitan nito, nagsasagawa sila ng legal na paghahanda para sa posibleng labanan sa hinaharap sa South China Sea at West Philippine Sea. Magkasalungat na batas ng Pilipinas at China. Layunin ng Maritime Zones Act ng Pilipinas na itugma ang batas ng bansa sa UN Convention on the Law of the Sea at ang 2016 South China Sea Arbitration. Pinalawang blang bisa ng arbitral na desisyon ng 2016 ang mga paghahabol ng PRC sa iba't ibang katubigan sa iloob na Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, kabilang ang Scarborough Shoal. Ang batas ay nagpapahayag at nagpapatibay sa mga hangganan ng dagat ng Pilipinas at formal na itinatalaga ang terminong West Philippine Sea, ang prepared na termino ng bansa para sa bahagi ng South China Sea na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nilalaan din ng batas ang Kalayaan Island Group bilang teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang Pag-asa Island at Sabina Shoal, na mga lugar na naging saksi sa mga kamakailang aksyong militar ng PRC. Mahigit 60 na barko ng China Maritime Militia ang nagtipon sa Pag-asa Island noong November 28. Nagtatakda ang Archipelagic Sea Lanes Act ng tatlong pangunahing ruta para sa banyagang manlalayag sa mga katubigan ng Pilipinas, alinsunod sa UN Clause. Bago ang pagkakataon ng mga rutang ito, pinipili ang mga banyagang barko ang kanilang mga ruta na naging sanhi ng tensyon sa mga otoridad ng Pilipinas. Binibigyan ng batas ng pananagutan ang mga operator na banyagang barko at eroplano sa mga pinsalang dulot ng hindi pagsunod. Magiging mas madali para sa Pilipinas na ipatupad ang mga batas nito laban sa mga barkong militar ng PRC na naglalagi sa loob ng arkipelago na walang pahintulot. Ipapasa ang mga rutang ito sa International Maritime Organization para sa pag-aproba. Ang mga batas na nagbibigay linaw sa mga paghahabol ng Pilipinas. Nagbibigay linaw ang mga batas na ito sa mga maritime claims ng Pilipinas. Pinapalakas nito ang mga paghahabol mula sa mga posibleng pampolitikang hakbang sa hinaharap. Halimbawa, noong administrasyon ni Duterte, hindi ipinilit ang pagkapatupad ng desisyon sa South China Sea Arbitration sa panahon ng pag-init ng relasyon ng PRC at pinayagan ng mga barko ng PRC na magtagal sa mga tubigan ng Pilipinas nang walang malalaking parusa. Ang mga sumusunod na administrasyon ay mahihirapang
huwag ipatupad ang bagong linaw na batas ng Pilipinas. Bilang tugon, agad nagsimula ang PRC na mga patrol ng Coast Guard sa paligid ng Scarborough Shoal. Noong November 10, inilabas nila ang kanilang sariling mga baseline na bahagi daw ng Scarborough Shoal na tinatawag nilang Wangyan daw. Itinuturing na international waters ang mga katubigang ito at ipinapaliwanag ang kanilang mga paghahabol sa territorial na dagat at exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon pa sa PRC, matagal na silang gumagawa ng mga baseline. Ngunit inilabas nila ito bilang tugon sa bagong mga batas ng Pilipinas. Ang payag ng China Coast Guard, inanunsyo ng China Coast Guard ang targeted enforcement measures upang palisin ng mga barko ng Pilipinas at inakusahan ng Pilipinas sa pagsubok na palatagin ang illegitimate na desisyon sa arbitration. Noong November 28, nagsagawa ang PRC ng mga drills sa kahandaan sa labanan sa pagitan ng Shoal. Kasabay nito, inanunsyo ng PRC ang mga opisyal na pangherografiyang pangalan para sa 64 na tampok sa South China Sea. Ipinakita rin nila rito ang isang bagong mapa ng Sasha City, ang administrasyong at administratibong base ng kanilang mga paghahabol sa South China Sea. Ang bagong mapa ay naglalarawan ng mga distrito ng Sisha at Nasha na itinatawag nila noong 2020 pa, ngunit hindi pa naipasa ang mapa. At itinalaga mga administratibong code. Sinubukan din ng PRC na tutulan ang mga batas ng Pilipinas sa mga pahayag. Ang mga artikulo ng Global Times at South China Morning Post ay naglalaman ng mga pangamba na maapektuhan ang kalayaan ng paglalayag at mga kalakalan, lalo na sa pagbawas ng bilang ng mga rutang pandagat sa kasalukuyang ginagamit. Ang paggamit ng legal na para sa digmaan ng PRC. Ayon sa ginagamit na pamamaraan ng PRC sa lawfare, ginagamit nila ang kanilang domestic na batas upang pagtibayin ang kanilang mga illegal na paghahabol sa dagat. Ginagamit nila ang wika ng UN clause upang magmukhang sumusunod sila sa international na batas. Gayunpaman, ang kanilang paggamit ng straight baseline at mga paghahabol sa mga tampok na ilalim ng dagat ay taliwas sa UN clause. Tinutukoy ng UN clause ang isang paratang para sa mga baseline sa paligid ng mga bahura na hindi sinusunod ng PRC. Nililimitahan ng UN clause ang mga paghahabol ng baseline sa mga tampok na nasa ibabaw ng tubig sa mataas na tide. Inilabas ng desisyon ng 2016 ng Pilipinas at China na ang Scarborough Shoal ay isang bato, kaya't may karapatang magkaroon ng territorial na dagat, ngunit walang exclusive economic zone or continental shelf. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol kung bakit ang Pilipinas umaksyon na laban sa China. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.